per month babalik ang ROI po. Araw ikaw, bes. Thank you doon, Mama Analina. Grabe yung kwento. Si Ma'am Re, si Sir Rene, may gusto sabihin. Kasosyong Rene, mukhang natakbuhan ng 200,000 eh. Hello, Sir Arvin. Kasosyong Rene. Ah, Kasosyong Rene, yes, please. Anong kwentong ano natin dyan? Kwentong scam. Speaking of a scam, na banggit ni Ma'am ngayon lang. Oh, nakarelate talaga po ako dahil itong August lang na victim po ako ng 281,000. Oh! So medyo mabigat po sa kalooban ko dahil nga ito lang yung trabaho ko. Ano tapos po nangyari? Ano po nangyari sa akin? Grabe, yung may mga grabe, interest po siya. Yung security guard? What? Yung nabanggit po ni Ma'am kanina na yung about sa mga investment. Mm. So isa po ako, month of August. Ito lang August? August? Ano po yan? Mga uso po yan ngayon, mga Bitcoin po yan. Bitcoin yan sa akin. Ang ano nila, ang binigay nila is 5% ang interest mo within a week. So ang yung abadlik dito, tatanga-tanga. Padala. Una, pinadama ka pinakita, nila. Pinakita ka ng ilang buwan. After nilang pinakita ka ng ilang buwan, syempre, gahaman ang normal na tao, katulad ko. Invest ulit ng malaki. Nagdagdag ako ulit ng malaki. Nung nagdagdag ako, wala na, babay ang 8,500. Aray ka, Ben. Kasosyong Rene, anong nangyari sa inyo, Kasosyong Rene? So, masakit sa kaluban ko dahil yun lang po yung perang inipon-ipon ko dun sa damitan ko. Inilabas ko po siya. So, yung trabaho ko, security guard, so hindi naman po siya kagano kalaking sweldo. Opo. Mabigat po sa akin, halos hindi pa ako maka-move on, hindi ako maka-recover. So, nagkaroon ako ng chance nung napanood ko po yung mga vlog ni Sir Arvin. Apa. At ulit-ulit ko siyang pinapanood na mayroon pa palang pag-asa ako na kahit mag-start ako sa wala, na yung puso ko na hoping na pagdating ng araw maging successful din ako, parang charge to experience lang po yung mga nangyari sa akin. So hanggang ngayon na hindi pa ako nakamove, minsan hindi ako makatulog. Opa. Dahil sobrang bigat sa akin na 281,000. So nagfile din ako ng case doon sa NBI, pero so far hanggang alam ko siguro kahit nagfile ako doon wala nang balik yung pera ko. So mahirap sa akin, pero move on na lang. And then yun yung mga vlog niya po Sir Arvin, dahil inaaral ko na lang din na sabi ko nga by January uwi ako sa amin, mag-start ako sa yung nga sabi niyo sir, mag-start sa wala. Opo. Kasosyong Rene, nakikisimpatya po kami sa inyo. Alam namin na hindi madali pala yung recent ni pinagdaanan nyo. At marami pa kwentong ganyan sa kasosyo. Importante natututo tayo sa kung ano na yung tamang hakbang sa maling hakbang. At, ang mahal po ng ating tuition fee. Kanya-kanyang mali lang yan, kanya-kanyang mali. Kasosyong Rene, laban tayo ha. Move on na lang, move on. At nakakaiyak po Sir Rene, grabe. Medyo na lungkot ako sa nangyari sa inyo, Kasosyong Rene, no? May congrats, sobrang bigat naman. Pero kaya mo 'yan, Kasosyong. Advice ko lang po kay Laban advice tayo, ko lang po kay Kasosyong Rene na po talaga ipag-pray na lang po natin and then move on, kasi po kung alam niyo po ako ha, on my own opinion talaga, kung magkakagulo tayo, mai-stress lang tayo, mamumroblema tayo sa barangay, sa abogado, ganyan. Pero kung ipag-pray naman po natin 'yon, eventually naman talaga kung malinis naman yung heart natin, ibabalik rin naman yun ng Lord sa atin. Kasi ako nga po may friend ako na, imagine nyo po, siya po ay almost 70 years old na po siya. Pero yun, nag-invest siya ng, imagine nyo po, 2 million. Pero ngayon, walang kalinawan. Life savings na yun ah. Parang inipon mo na yun ang buong buhay mo, tapos animal. So, ayun, kaya sobrang maging aware po kayong lahat talaga. Kasi ako po kasi, hindi na ako nila naloloko, kasi naloko na ako noon nung 20 years old ako. Naloko ako ng halagang 15,000. So sabi ko sa sarili ko, isang beses nyo lang ako maluloko, ngayon hindi na pwede. Bago nyo ako makuhanan ng pera, talagang dadaan kayo sa masusing pagsasaliksik ko bago kayo makakuha ng pera sa akin. So yun talaga, sobrang laki po ng aral kapag na-experience nyo po yun. And huwag nyo na pong hintayin ma-experience nyo, makinig na po kayo sa mga naka-experience kagaya po ni tatay. Oo, tama. Kasosyong Rene, share ko lang din po. Ma-share ko lang din po kay, Yes, Kasosyong Amorin. Ayun, nakita ko naman po sa yung talaga makikita mo sa araw niya, Kasosyong Arvin, talagang alam mo yung parang pinagkaitan na sobra-sobra eh. 200,000 yun eh. Malaki po, malaki. Kasosyong Rene, ma-share ko lang po sa inyo na total naman po is kayo'y duty or may mga mahabang oras kayo. Huwag po kayo magpapadala sa yun, sa pagka-down, sa stress. Oh. Huwag po kayo magpapadala doon. At ayun,
panoorin niyo po yung mga vlogs ni Sir Arvin. Kahit ako po, pinapanood ko yan. Kasosyong Arvin, kasi talagang pampalakas ang loob ko yan. At salamat kasosyong po, Rene, sana, yun, marami kayong oras, marami kayong pwedeng magawa. Huwag po kayong tumigil sa pag-iisip ng pag-create ng something na para makagawa kayo sa community or sa kapwa natin. Ayun po ang nakikita kong susi. Susi sa, para sobra kayong makamove on. At mapipigure out nyo na isang, at malalaman nyo na isang araw na, ba, yung 280 ko na yun, parang mas malaki pa yung balik. Parang ganun. Basta huwag na po kayong titigil sa pag-create ng something na makakatulong tayo sa sa kapwa natin, sa community. Tama, yun naman po yun eh. Baka po yun yung magiging start nyo pa na ano. Sana po kayo susuko at kayang-kaya po natin yan. At pinagdadaanan ko rin po yan. Ngayon yan. Kaya na-share ko po. Nalaban tayo ako sa show mo rin. Salamat po. Yung mas masakit pa kasi ngayon dahil meron akong invite na 30 na tao, yun yung hinahabol po ako ngayon. Yung ka na-stress. Ako yung hinahabol ngayon. Yan yung mahirap na balik nga doon. Ikaw yung masisisi. So, ginagawa ko na lang po para hindi nila ako masyadong pinapakita ko po sa kanila na kunwari nag-invite ako dun sa barangay namin. Oo, nagpa-process ka rin. Para at least nakita nila na meron akong ginagawa dun sa pira nila. Opo. Kasosyong Rene, nararamdaman ko talaga. Kaya nga tayo, kaya galit talaga ako sa mga ganyan. Yung mga budolpreneur na yung mga, basta mga scammer. Kasi tignan nyo, katulad ni Kasosyong Rene, yung nagtatrabaho ng maayos. Ang mahirap pa po, parang pagkatapos siyang padamahin, ang pinaka-problema po doon is, syempre, akala natin talagang totoong kumikita yung pera natin. Mag-i-invite pa tayo. Invite ka ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Eh, hindi naman sa atin kumikita yung pera. Syempre, napunta rin naman yun doon sa isang ano na yun. Tama po. Na yun. So, yun yung isa sa, alam ko na nakakapagpabigat lalo sa kay tatay. Kasi nga, hindi lang pera niya yung nawalain. Kumbaga pati yung pera nung iba. Ilan nga po yung tao, tatay? 30? Ilan na invite mo? Nasa 30 po yung tao ko. Masama po doon yung pinag-iingatan kong pangalan na matagal ng panahon. Nasira po sa mga kaibigan ko, mga pare ko. Nasira na, kaya minsan po hindi na po ako lumalabas. Trabaho-bahay na lang po ako. Sa akin lang ba yung may tumutunog na ano para cellphone? Sa akin din, kasi meron din dito. Sa akin din. Yung po lahat. Ako lang, ikot ako na dito. Para may nagbabacking na sasakyan. Sa cellphone signal. Sa Arvin, maraming salamat sa Zoom na to kasi talagang yung natutulungan talagang ano eh, talagang nationwide na kahit saan sulok ng ano eh. Salamat din po. Kasosyong Amorin, kasosyong ano rin eh. Hindi lang yan ay tutulong. Hindi lang yan ay tutulong ko sa inyo. Kasi kung saan kayo nag-iinvest eh. Ako may o-offer kasi ako sa inyo. Kayo nag-invest sa Bitcoin? Nako, wag dyan. Doon kayo mag-invest sa akin. Sa Vincoin. Sa Vincoin. 25,000 lang. 25,000 in three weeks. Balik na. Sa Jarvin, hindi ko sa mga ganyan nag-invest. Saan? Sa kapatid ko. Ganyan talaga eh. Ano ba ka, sosyo? Ganito lang yung rule. Yung rule talaga ito lang eh. Wag na wag kang mag-i-invest sa iba. Isa lang pag-i-investan mo. Sariling negosyo mo lang. Negosyo mo. Amen. Tama. Yun ka lang mag-i-invest. Yun lang yung rule. Totoo na, totoo yung sinasabi nila na mag-invest ka. Totoo yun. Pero hindi sa investment ng iba. Mag-invest ka sa negosyo mo. Pag yun lang ang prinsipyo mo, investment sa negosyo mo, sarili mo negosyo, hindi tayo maloloko. Alam ko, kanya-kanyang loko lang yan eh. Bawa ako, nalugi ako ng mga ilang milyon dati. Kasosyong Chikoy, may mga malaking milyon na problema ngayon. Yun yung aral namin. Lahat naman tayo somehow nalugi o naloko eh. O kung ano man yun, lahat tayo naubusan ng pera. Ang importante lang, tuloy pa rin tayo sa pangarap natin. Kanya-kanya lang tayo ng lugi. Siguro ang lugi nyo yan, na-scam kayo. Pero tuloy pa rin yan. Ang version ko niyan, nalugi ako sa mga negosyo ko. Pero hindi ako na-scam. Pero ganun din, may nawala rin sa akin. Pero para matuto ako. Sa iba, ganun din, para matuto. Kasosyong Rene, ganun din ako. Marami rin nagalit sa akin ibang tao. Dahil syempre, palpak yung mga project ko. Marami rin galit sa akin. Hindi na naniniwala. Siguro kay Kasosyong Rene, ganun din. Maraming kaibigan na wala nang tiwala sa kanya. Pero Kasosyong Rene, success biget success. Yun ang pinaniniwalaan ko. Basta nagtatagumpay ka kahit maliit, mahahawa rin yung ibang bagay. Magkakaayos din kayo ng iba. Ang masama, yung nawalan ka na ng gana sa buhay. Yun yung pinakatalo ka na eh. Yung ayoko na. Okay na ako ng ganito. Hindi na ako lalaban. Kasosyong Rene, palag pa rin tayo. Kasosyong Amorin, palag pa rin tayo. Kahit Sir Arvin, kahit nakaka-down. Oh, Kasosyong Marvin, ano? Kamusta ka, Kasosyong Marvin? Okay lang, sir. Kasi sir, ang witness ako diyan kay partner ni kasi kasama ko sa gwardiya at saka kasama ko sa business diyan eh. Alam ko talaga? Yung tandaan. Opo. Siya yung dahilan na kung bakit ako naka-join sa ano kasi palagi niya sinasabi na
na ipanurin mo si Sir Arvin kasi malupit yan. Oh, maliit ang investment magano dito kasi kasosyo siyang Marvin sa Vincoin. Ano, isa ka na sana recruit ni kasosyo siyang Rene. Munti ka na. Sir, kaya, ah, munti ka na. Munti ka na. Sir Arvin. Opo. Sir Arvin, magtayo ka ng sarili mo. Vincoin. Kaya nga, Vincoin. Hindi, mga kasosyo. Sinasabi ko sa inyo, bawal nung humingi ng investment sa grupo natin. Kasi ako nga, hindi ako nangihingi ng investment sa inyo eh. Kahit kaya kong palakihin yung pera nyo, hindi ko kayo hinihinga ng investment. Bakit? Eh di, pag nag-invest kayo ng pera sa akin, kayo naman yung nawalan ng chance na sumubok ng negosyo nyo. Eh di, amig na lang kayo ng amig sa akin, bakas na lang kayo ng bakas. Eh ang pangarap ko nga, dumami tayong negosyante. Eh pag humingi ako ng investment sa inyo, kayo hindi makakapag-negosyo. Eh di, nawala na yung pangarap ko na dumami tayo, kaya hindi ako nanghihingi ng investment sa inyo. At kaya bawal din yung iba manghihingi ng investment sa inyo. Kanya-kanya tayong invest sa mga sarili nating negosyo. Doon lang tayo matututo ng tunay na negosyo. At pag natuto ka ng small business, hindi ka na mai-scam eh. Kasi alam mo na hindi kikita ng 3 weeks 'yan. Alam mo na dahil marunong ka magpatakbo ng negosyo. Kasosyong Marvin, ano naloko din? Nasaan si kasosyong Marvin? Sir. Guardia ka din, guardia. Guardia. Sir. May pinreserve ka kami namin na networking, maganda din pero maganda yung mga product pero lahat naman maganda diyan. May ano sir, yung agriculture at saka poultry yung pang mga organic. Ibang business na po 'yan, ibang business. Iba naman, maganda naman din naman ng loko to kaso nagkataon na nagka-lockdown kaya yung palagi ako nakapalo sa mga vlog at saka sa live palagi kaya naisip ko na yung sinabi mo na maganda talaga na may sarili kang yung sarili mong product ibinta mo hindi na mag-subcon o mag-reseller maganda nice talaga na sa'yo man galing na gets yun na kasosyo Arvin ewan ko lang po kung lilinawin ko lang po itong sosyo Arvin about po sa networking kung tama po itong kasi nag-networking din naman po ako apo dati yes Amorin at yung ano po ba kasosyo yung networking po ba is ang alam ko po kasing networking kagaya po ng ginagawa natin tama po ba ito kasi ito mga kasosyo kasi ginagamit nila yung magandang definition sa maling mali nilang motivasyon o mali nilang gustong mangyari tama naman talaga ang investment totoo na magandang mag-invest totoo na magandang networking totoo lahat yun mali lang pag ginamit na nila naman loko ang ginagawa natin totoo na networking to network tayo yun po yun yung may-ari ng Jollibee sinasabi nila nagne-network daw kasi may mga empleyado totoo yun yung may-ari ng SM Senrisi network gumagamit daw ng leverage totoo yun pero ginagamit nila sa panluloko. Ine-network ka nila para kumita sila. Pero kung titignan mo, kung marunong ka talaga magnegosyo, yung network ni Henry C, iba yun sa networking. Kasi si Henry C, sa kanya yung business. Ang networking na panluloko, kahit na kasama ka sa network, sa'yo ba nakapangalan yung negosyo? Yun ang unang tanong eh. Sa'yo ba nakarehistro yung pangalan nun? Ikaw ba makakautang sa banko para sa pangalan na yun? Hindi. Hindi mo negosyo yun. Ahente ka lang dun. Komisyong yung kita mo dun, hindi profit. Distributor ka dun, hindi ka owner. Sinasabi nila business mo daw yun. Hindi totoong negosyo yun. Kaya lagi kong sinasabi, tunay na negosyo. Kasi may sinasabi silang negosyo, pero hindi totoong negosyo. Sinasabi nila business, sinasabi nila investment, pero hindi totoo. Totoo na, oo nga, investment nga, oo nga, business nga. Pero half-truth, at ayun yung ginagamit nilang panluloko. Kaya lagi kong sinasabi, tunay na negosyo. Yung sayo nakapangalan, yung ikaw yung makakautang sa banko, yung pangalan mo yung nakarehistro. Kung hindi ganun yung pinasok mong networking, kung hindi ganun yung pinasok mong leverage, na business daw yan, investment daw sa poultry, investment sa baboy, business mo daw yun. Kung hindi sa'yo nakapangalan, investment sa real estate, kung hindi sa'yo nakapangalan, hindi sa'yo yun. Salesperson ka lang doon, ahente ka lang doon, ikaw ang produkto. Mga kasosyo, Amorin, ano, malinaw kung ano yung anong mali sa sinasabi nilang networking sa ginagawa nating networking? Kasosyo Arvin, ganito po kasi, pag kami nag-invite sa akin networking, yun ang paliwanag ko. Sabi ko, ang networking para sa akin, kumbaga para makikipag-network ka sa mga entrepreneur mindset din. Hindi yung multi-level marketing sa Pilipinas na yung talagang pyramiding. Ayun ang networking sa Pilipinas eh. Para lang sa akin. Ang para naman po, ang pagkakaintindi ko lang po sa networking, kagaya po na ginagawa natin, tayo po magkakasosyo. Kumbaga parang nakikipag-network po tayo, for example, sa mga ka-entrepreneur natin dyan. Ganun po ang pagkakaintindi ko. Di ko lang po alam kung sure. Kasi kapag nakipag
pagdebate ka sa mga networker, asasabihin niyan, bawa sinabi ang argument, masama ang networking. Ayun ang argumento. Asasabihin ng mga networker, bakit si Henry Siba hindi nag-network? Eh nung ginagawa niyo sa kasosyo malupit group niyo, 'di ba network din 'yan? Eh bakit si Jollibee hindi ba network yung ginagawa niya? Eh, yung mga argumento ng mga matatalino na 'yun eh. Which is ba't di mo pagkakitaan yung network na 'yan? Tama. Kaya tama 'yung sinasabi nila, kaya mapapauo ka. Matututo ka, malalaman mo na lang na mali kapag natuto kang magnegosyo ng maliit. Kasi malalaman mo 'yung tunay na definition ng networking, tunay na definition ng leverage, tunay na definition ng investment sa totoong negosyo. Pag hindi ka totoong negosyo, oo ka lang na oo doon sa mga nakabihis na maayos, nagpapakita ng magandang kotse, malalaking bahay, mapapauo ka, wow, successful. Hashtag feeling blessed. O sabay yung mga recruit, hashtag feeling stress. Ang totoong networking, ano, nagbabatuhan ng idea tungkol sa business. Kaya hindi ako makakawalan ng mga yun eh. Hindi ko sinasabing mali sila. Ang masasabi ko lang po dyan sa networking, kasi po ako ay medyo matagal din ako sa networking. So ang masasabi ko sa networking, maganda naman talaga din ang networking. Kikita ka rin naman dyan. Yan. Kasi medyo matagal ko din siyang inaral. Pero ang isang hindi po kasi maganda sa networking, wala kang control. Ibig sabihin, pag yung mga matataas na tao dyan, nag-away-away yan, nag-wahiwalay yan, wala ka na control doon. So, yun yung sayang. Kasi nga, hindi sayang nyo nga yung business, di ba? Mm-hmm. Ang pinamumukha nila, kaya business nyo yun. Mag-networking. Yes, kung mag-networking, kasi kung part ng ano, para sa process, matuto ka sa selling, sa management ng tao, pero not yung parang doon mo na uubusin yung buhay mo. Kailangan gumawa ka ng sarili mo. Negosyo mo na ikaw yung may control, ikaw yung mag-decide, gusto mong itaas yung presyo, gusto mong ibaba, gusto mong ganito, ganyan. So, yun yung mas maganda. Kasi kung sa networking, kasi pag sinabi nilang itaas natin yung presyo, may magagawa ka ba? Wala tayong magagawa doon. Kasi nga, business ng ano yun eh, ng company yun eh. Tapos, kahit maganda yung product, maganda yung company. Kaso nga lang, may mga tao kasi na hindi natin kontrolado yung pamamaraan pang i-scam nila. So, doon pumapasok ngayon yung problema pagdating sa mga networking company. Kasi yung mga individual na distributor, hindi na po yan kontrolado ng company. So, yun yung isa sa nagiging problema pagdating sa network. Basta half-truth. Ayos, kasosyong dyan. Bali, yung na-experience, pansin ko lang po, baka yung na-experience po nila, ako po kasi almost 2 years na rin pong networker. Ang nangyari po dito, sir, pansin ko po sa sinasabi nila, ang na-encounter po nila yung tinatawag na unethical networker. Ito po yung mga uri na networker na nagpapakita po ng mga cheque, nag-o-offer po ng mga, nagpapakita po ng magandang sasakyan, bahay, then opera na madaming umaman dito. Yun yung po yung mga uri ng networker. Tinatawag po yung unethical networker. Kumbaga po, binibigyan pa kayo ng mga magagandang salita para sumali po kayo. Yun yung po yung nangyayari sa kanila. Kumbaga po, tapos papakita ka ng mga testimony na, ay, ito yung check ko. Ay, ito yung mga sumali sa akin na kumita ng ganito. Ito po yung mga uri na unethical networker na gusto lang kumita sila. Na hindi po, kumbaga hindi po pag ang goal nila, pakitain ka talaga. Gusto lang nila kumita. Yun po yung uri ng mga networker na tinatawag na unethical po. Then, pagdating naman po sa magandang products then company, yung sumisira po dun, sir, ay yung unethical networker, tsaka yung culture. Kumbaga po, tinuturo dun sa pinapasali nila na, ay, ganito gawin mo, na sabihin mo sa sasali sa'yo, na ganito kumikita dito, nagmi-million, meron sasakyan. Ganyan po kasi nangyayari diyan sa ibang networking networking po. Then, mangyayari po diyan, merong malalaking malalaki po dyan na tinatawag na upline na nag-o-offer po. For example po, ikaw po, kasosyo Arvin, dahil meron kang kilala ka, operan ka ng isang upline na bibigyan kitang kondo, bibigyan kita ng sasakyan, pero magbibigay ka sa akin ng mahigit 500 members na sasali sa akin. Mm. No? So, dahil ikaw na walang idea sa networker, inoperan ka ng sasakyan dahil baguhan ka, tsaka bahay, kondo, sabi natin kondo, syempre, ma-excite ka, uy, bibigyan pa, pera may ako ng sasakyan, meron na akong kondo. Diba? Kung baga po, naiinganyo tayo sumali, naiinganyo tayo mag-invite na sumali ng ganito. Kaya nangyari po sa kanila, minsan po nangyayari sa kanila po talaga ganito. Kahit sa amin po, sa experience po, nangyayari po talaga sa amin. And yung iba naman po na bakit po na-scam,
yun po ay dahil po ay kadalasan po ay yung mga wala pong product. Pag wala pong product yung sinalihan yun na investment, nakikita kayo after 3 weeks, 1 month na ganito may percentage. Alam niyo na po yan na scam po yan. Pag wala pong product, nauna na po yan, wala, scam po yan po. No, pero kung may product po yan, double check yun po yung company background. Meron po kasi dyan na may CC, may baboy, may product daw, pero wala naman pala, hindi pala register. Yung baga po, alamin po natin mga background po ng company na kung sila po ba talaga ay merong author, kumbaga, kilala po o mga business tycoon na po ba talaga sila na talagang kilala, na mapagkakatiwalaan, pero hindi po na parang ano lang, na ordinary yung tao, doon po kayo magtaka, no? Ano, kasosyong ano, kasosyong dyan, lahat po ng mabango po na salita din ng produkto, yan po, magtaka na po kayo, mag-tip na po kayo. Yan po, yan po yung numero, ano po, hanggang ngayon experience po namin yan. Pero maganda yung sinabi ni kasosyong ano, ni kasosyong dyan. Kaso lang, ano, kasosyong Arvin, di ba sa prinsipyo natin dito sa kasosyong Zoom group, malupit group, di tayo sa ano eh, di tayo sa ganyan eh, tama ba kasosyo? Doon tayo sa part ng creator eh. Ngayon, tama yan. Entrepreneur tayo eh. Maring kasi po yung mga product na pumapatak dyan sa Pilipinas o saan mang bansa galing yan, ayan po, sa ibang bansa, ano yan, kung parang hindi ko lang kung sako or ano, basta maramihan nilang binibili yan. Tapos nire-repackaging. And then, kuyari, for example, itong kape na to, pag inano ko to sa Pilipinas, magagawa na ako ng market strategy dyan na ako na yung pinakit, tapos aanihin ko na to, baga parang gagandahan ko na ng packaging at iaano ko na, ipapasok ko na sa pwedeng sa network, baga parang maghahanap na lang ako ng kilawat kanan kong tao na sige, ganito gawin nyo dyan, ganyan. Ang pinopoint ko po, ako pa rin yung nakapag-create ng ano na yun, ng system na yun, which is yun nga po yung networking. Pero yun po, para mabenta mo yan, kailangan mong i-times 10 yung presyo mo. Ayun, kasi wala kang pagkukuhanan ng ano eh. Ng kikitain nila. Kaya yan ang masama sa networking. Sobrang mahal kasi kailangan talaga nilang magbigay. Tama po yun. Kaso, yun na, ang pinopoint ko lang po dito is yung doon pa rin po tayo sa part ng tayo yung nagkikreate. Yun naman po. About po dyan sa networking na yan. Then maganda po dyan, sir. Kung may product po tayo, mas maganda po yung, yan nga, yung ina-advise ni Kasosyo Arvin. Gumawa na lang tayo ng sariling product natin. At least tayo mismo, alam natin na product natin, yung tiwala tayo na ito may potential to na balang araw na makikilala rin to at mabebenta natin to. No? So, yung magandang gawin natin talaga, yung gumawa tayo yung sariling natin produkto. Then yung mga training na meron si Arvin, si Kasosyo Arvin, hanggang ngayon, sa akin working po siya. So maganda po, subukan nyo. Then yung mga training kasi ni Kasosyo Arvin po, kumbaga na andyan na po siya, aralin nyo na lang, lalo na po yung nagsisimula po. Maganda po kasi ma-ready po tayo, na-equip po tayo. At least kahit anong sabihin ng sino man, alam nyo na ganito yung tamang gagawin. Then hindi kayo maluloko kasi alam nyo na eh, na-equip po kayo. Yung maganda po talaga, nag-i-invest kayo sa knowledge natin pagdating po sa magandang training. No? So, ang dami natin natutunan ano, kay Kasosyo Arvin. Maraming salamat po sa learning na binibigay niyo po sa akin. Sorry to God, malaki namang kinikita ko sa inyo eh, kaya okay lang. 25,000 isa eh. Grabe po. Mga Kasosyo, 125 million. Mga Kasosyo, wag tayo mag-focus sa hindi natin kayang hawakan. No? Hindi natin mababago yung network industry. Wala tayong paki doon. May paki tayo sa sarili. Kanya-kanya natin. Focus tayo sa kaya nating gawin. Which is magsimula ng negosyo sa maliit, sa walang puhunan. Yun lang ang tanging solusyon. Hindi, wala nang solusyon na i-check nyo yung, hindi ko sinasabing mali si Kasosyong ano ha, Kasosyong Jan ba yun? Kasosyong Jan, hindi ko sinasabi. Pero pag nag-dwell pa tayo doon, i-check natin kung nakaregister na sa ano, DTI, reject. Eh kung hindi ka nga marun mag-negosyo, hindi mo nga alam kung saan i-check yun. Kaya ang bottom line lang talaga, lahat ng Pilipino dapat matuto mag-negosyo. Yung totoong negosyo, hindi yung scam-scam na negosyo na paniniwalaan na negosyo pero hindi negosyo. Kaya ito lang magagawa natin eh. Ipakita kung ano yung tunay na negosyo. Ipakita na kaya magsimula ng negosyo ng walang puhunan, ng tunay na negosyo na sa'yo nakapangalan, na ikaw yung nagpapatakbo. Eto mga kasosyo yung time frame ha. Mabilis kasi kumita sa ibang investment. 6 months kikita na daw, 1 year kikita na daw. Sa business daw, pag ikaw may sariling may negosyo, babagsak daw lagi yung negosyo mo. Given na totoo yun. Pero ito lang yung formula mga kasosyo. Lagi ko sinasabi, sa 10 negosyong simulan mo na walang puhunan, sa loob ng isang taon siguro, isa
doon magiging bilyonaryo ka. Sigurado ako doon. Isa doon magiging super milyonaryo ka. Yun lang yung formula doon. Hindi man 6 months, hindi man 1 year, hindi man 3 years. Pero kada isang taon, magsimula ka ng negosyong tunay, pumalpak man yun next year, magsimula ka ulit. Pumalpak ulit. Sa ikasampung taon na magsimula ka ulit, sigurado ako yun na yung magpapasok sa'yo ng ikakayaman mo. Yun talagang magbibigay sa'yo ng well-off na buhay. Yun lang yung formula, mga kasosyo. Kaya pag kinumpir mo sa networking nga naman na, uy, 20,000 ko magiging 100,000 kagad in 6 months. Abang, bilis ah. Dito na ako sa networking. Sa own business, matagal eh. 10 years, ang tagal. Eh, kahit matagal yun, sigurado naman. Basta nag-execute ka. Kahit wala kang puhunan, mapipigure out mo. Yun lang yung formula. Invest on your own business. Nando doon ang tunay na investment.